Hello everyone, ako po ulit si Masen. Welcome to my channel. Today, I will propagate my variegated Cuban oregano. Itong variegated Cuban oregano, mas gusto ko yung ano niya, yung smell. Hindi siya masyadong pungent. Ayan, saka maganda yung kulay niya. Things in there. You see that? Oh. It's gone. Propagate po natin. I need to cut this one. Ayan. Ayan, pwede na po yan. Propagate natin. Ito na po yung cuttings na ipopropagate natin. Pero bago natin ilagay sa lupa, itanim sa soil, make sure na alisin po yung mga lower leaves, yung nasa ibabang part. Alisin po natin yan. Ayan. Ganyan po ang dapat dapat na itsura ng cuttings na itatanim natin. Ipopropagate. Alisin natin yung lower leaves. Ito medyo bent, so alisin natin yung bent part. Ayan. Ito, masyado siyang baluktot. Ito, nagkaugat na siya dun sa mother plant. Okay, so i-transplant, ano po, ilagay natin sa soil, itanim natin sa soil. Ito po ang ating soil mix. Ang soil na ginagamit ko po is yung nabibili sa garden shop na soil mix. Nilagyan ko lang ng konting compost para mas healthy. Ayan, so ilagay na po natin. Pag nagpa-propagate po tayo ng cuttings, make sure na stable po yung cuttings na inilagay natin sa soil. Huwag po yung nagagalaw. Huwag yung sagi. Kasi pag sagi siya, ang tendency, hindi siya, mahihirapan siyang magkaugat. So, make sure na i-press natin ng konti para hindi umuuga yung cuttings natin. Ayan. Kung kinakailangan dagdagan ng soil, dagdagan po natin para mas safe ang ating cuttings, sure na mabubuhay. Kita nyo po, pagsagi, nauuga-uga siya, hindi po maganda ang ganyan. Nahihirapan siyang magkaugat. So, inid natin na press para kumapit siya sa soil. Dagdagan natin ng konting soil. Okay. Ito. Tusok. Then, press natin. Mahirap mag-video na nang iisa. Iisa ang kamay. Yung isa gumagawa, yung isa nagbi-video. Ayan. So, okay na po yan. Lagay lang natin sa medyo lilim na part.
hanggang ma-stable siya, maging stable, then pwede nating paarawan. Mga ilang araw lang po. Ayan na pong ating variegated Cuban oregano. So, update ko po kayo ng ilang araw. Antayin natin siya ng ilang araw para magkaugat. Mamaya, ang i-transplant naman natin ay mga ibang halaman na nandito sa ayan. Ang aking magic berry. Tatlo yan. Tatlo. Kailangan nang i-transplant. Kasi overdue na ang mga yan. Stagnant na ang kanilang growth. Kaya kailangan na din nilang mailipat sa bigger pot. So, ayan na po sila sa medyo malilim na part. Naliliman ng aking 3 years old na avocado. Ayan. So, antayin po natin ng ilang days at magkakaagot na po sila. Next time po ulit na video. Sana po manood po kayo ng mga video sa YouTube channel ko. Please subscribe. Marami po kayong matututunan ng mga technique sa pagtatanim. Please subscribe po at maraming salamat po. Bye!